Yo, what's up guys at welcome back to my vlog. So ay mga kabukmoy, meron naman tayo i-share na Euro 125. So ayan, i-convert natin ng disc brake to. Then bali si Sir may dala ng mga piyesa sa kanyang conversion sa kanyang Euro 125. Then mga kabukmoy, mayroon na si Sir dala ng brake hose. Kasi gagawin natin to hand brake rear. So convert natin ang panlikod to na disc brake. Tapos yung gagamitin natin na brake yung doon sa harap, bali yan na to hand brake rear na to boss, mga boss. So mga bok na, bali kompleto na si Sir. Ayan ah, dala na yung caliper nya, yung flange hub at saka yung disc plate. Yan, bali pag mag convert tayo mga bok na, sinasalang pa natin sa machine para ma ano natin yung ikot ng disc plate na sentro, hindi siya yung gumigiwang. Sasalan natin sa machine yun para maganda yung ikot ng ating disc plate para wala siyang giwang. So mga kabuknoy, bali dito na natin ilalagay yung ating brake sa may ano, hand brake. Ayan, shout out muna sa ano, sa may-ari na galing Pantanay Rizal, kaya nagkaligaw-ligaw pa raw siya. So ayan, bali ito yung gagawin natin mga kabuknoy ngayon. Bali kakalasin muna natin mga kabuknoy yung gulong niya. Kalasin muna natin gamit ang disc-seating socket. Pukunin na kalas na natin yung kanyang mags, yung sa kanyang gulong. Yan, tatry natin itong hub flange nya kung papasok dito sa butas na to. Yan mga pukunin, bali hindi siya pasok doon sa kanyang hub sa loob, magbabawas tayo rito. Kaya mga kabuknoy, swabi-swabi lang doon sa loob yung pasok. Bali, magbabawas tayo sa torno. Salang muna natin sa torno to para mabawasan natin. Yan, bali na isalang na natin yung flange hub. Bali magbabawas tayo dito para pumasok dun sa kanyang brake hub. Yan, bawasan na natin mga kapunay. Kaya mga buknoy, bali nabawasan na natin. Saka naman tayo magbubutas dito sa may bander ito mga kabuknoy. Bali butasan ng apat na piraso. Saka tayo magbubutas dito sa may kanyang hub sa likod. Mga buknoy, bali dito tayo magbubutas mamaya para dito sa kanyang lock sa may flange hub nya para hindi siya gumalaw. Bali ibubukod lang natin yung tornillo sa flange hub tsaka yung sa disc plate. Kaya mga buknoy, butasan ko muna to. Yan guys, ito na, nabutasan na natin ng 8mm. Yan, bali ininix natin yung dito sa may hub nya. Magbubutas rin tayo ng 8mm, ibig sabihin para dito natin tatap yung mahabang bolt na 12 ano, 2.5 ng haba ng bolt.
Bali si spirit natin yung para sa dish at saka yung para sa plan sub. Yan bali binaliktad ko yung hub para magbutas ayot sa likod. Yan mga buklay, butasan muna natin ng 8mm. Para once na magbaklas kayo ng disc plate, hindi na di-disalign yung alay ng hub. Yan, butasan ko muna mga buklay. Yan, bali nabutasan na natin ng 4 na 8mm din. So yan mga buknoy, saka natin babalik tayo mga buknoy yung hub. So yan mga buknoy, bali dito natin tatapat yung 4 na butas. So yan, para nakabukod yung disc plate at saka yung flange hub, yung tornilyo. Hindi natin pinagsama para pag magbakas tayo ng plate, hindi siya mali-disalign. Yan, tornilyoan ko muna mga buknoy. Yan, bali ito na yung gamit natin na bolt, yung bali yung haba nito mga kabuknoy, yung thread na yung ginamit natin. Yan, bali dyan natin papasok yung bolt na yan. Yan, bali siniperate natin yung bolt sa hub plans at saka sa display. Yan mga buknoy, saka natin tornilyohan dito sa likod. Bali dodobol nut natin mga buknoy para hindi siya gumalaw. Yan, lagyan mo ka muna ng nut. So yan, bali nalagyan na natin ng nut. Saka natin higpitan mga buknoy. Yan mga buknoy, nalagyan na natin ng nut, na double nut. So ngayon, nililipis naman natin. Bali, nililipis natin yung ibabaw yung linalapatan ng disc plate para yung disc plate niya maganda yung alat pagka-align. Yan, bali, tatanggalin ito mga buknoy yung stopper na yan, pati yung loob. Tatanggalin din natin yung stopper sa loob para pag magpalit tayo ng bearing mga buknoy, hindi na babaklas yung flange hub. Kasi ang karamihan nag-convert, binabaklas pa itong flange hub para matanggal lang yung bearing dun sa loob. Yan ang gagawin natin, tanggalin natin stopper para hindi tayo mababaklas pag magpapanta yung bearing na masira. Kaya sarang muna natin sa ating machine. Yan mga buknoy, bali na-align na natin yung hub. Yan, bali nililipisan natin to kasi masyadong iwag sa mga buknoy para align yung inuupo ng disc. Yan, lipisin muna natin. Yan, bali lilipisin na natin yung loob mga kabuknoy. Tatanggalin natin yung stopper. Para once na magpalit tayo ng bearing, hindi na magkakalas ng flange hub. Yan mga buknoy, bali naripis na natin yung ibabaw. So yan, bali naripis na natin yung pagpapatungan ng plate. Saka natanggal na rin natin yung stopper din sa loob. Ayan, nakikapit naman natin yung plate.
na natin mga kabuknoy yung plate. Saan natin kabit dun sa kanyang swing arm. So mga kabuknoy, nakabit na natin yung caliper niya. Pati yung brake hose na mahaba, nakabit na rin natin. So bali na pag-apang natin dun hanggang sa harap. So bali ito na yung caliper niya. So mga kabuknoy, saka naman natin mamounting yung handbrake switch niya. Bali tanggal natin sa mirror niya. Ito na ipapalit natin yung handbrake switch, handbrake. So mga kabuknoy, bali dito natin nilagay yung ano, yung master pump sa handbrake. Yung bali dito natin kinabit. Saka natin ibibit mga kabuknoy. Yung bali nakabit na natin lahat yung pati bracket. Saka tayong palagay ng brake fluid. So mga kabuknoy, ito na yung ginawa natin na conversion disc brake sa likod sa handbrake rear. Then okay, bali tapos na natin. Bali ito na mga kabuknoy yung ginawa natin na ano, yung handbrake rear brake. So mga kabuknoy, shoutout muna kay sir. Salamat kay Kuya Jasper. Ah, natupad din yung gusto kong mangyari sa motor. Last time break. Okay. Salamat, salamat. Thank you.